Hi guys! Princess here and welcome back sa aking channel. So, for today's video, meron kasi akong bagong makeup remover which is this Nivea Micelle Air Skin Breath. Actually, this has two variants. Yung isa is for skin whitening and itong isa is for acne clear. Ito yung kinuha ko kasi acne prone skin ako and kinuha ko na yung pinakamalaking bottle niya. Kasi may mas maliit na version nito which is 99 pesos. And I got it for only 169 pesos. Dati kasi ang ginagamit ko makeup remover is this Maybelline Micellar Water. And it cost 199 pesos. Actually, paubos na talaga to. At nagpunta ako ng Watsons para bumili ng another bottle of Maybelline Micellar. Pero this Nivea, talagang napunta talaga yung tingin ko sa kanya kasi 169 pesos. Same ml lang sila ni Maybelline and parehas silang 0% alcohol. And feeling ko naman parehas lang din sila ng benefits. So I decided na ito na lang muna yung bilhin ko. And I'm thinking of hoarding guys kasi ang mura lang niya. Pero naisip ko rin na baka kasi mag-sale sila or hindi siya okay sa akin. Kaya sige, isa na lang muna yung binili ko. Pero mura na to guys para sa makeup remover. So I'm thinking na i-compare itong dalawa na to para i-remove yung aking makeup. So yan, medyo madami na akong mantika sa face kasi I've been wearing this makeup siguro mga 5 to 6 hours na. And guys, if you wanna know kung paano ko nagawa tong look na to or kung gusto niyo na magkaroon tayo ng makeup tutorial for this look, just comment down below. So let's start sa demo natin. Kukuha lang ako ng cotton pads like this one. This cotton pads nga pala, isang malaking ganun siya. If I'm not mistaken, parang 200 pieces siya and nabili ko siya sa Miniso for 99 pesos lang. Medyo mura-mura na din. So, for the half of my face, I will be using this Nivea and sa half of my face din yung Maybelline naman. Tingnan natin kung sino yung mas mauunang makatanggal ng makeup. Kasi I'm using waterproof mascara, so dun ako medyo nag-struggle sa pagtatanggal nung aking waterproof mascara pagdating sa mga makeup remover. So, tingnan natin kung sino yung mas makakaunang makatanggal ng aking waterproof mascara. Paubos na to guys eh. So, kapag mas okay sa akin si Nivea, sige, dyan na muna tayo. Pero pag hindi, balik ako sa Maybelline. Nalagyan ko muna dito. And then, doon naman sa isa is Nivea. So, tatanggalin ko muna guys yung falsies ko. Oh. And guys, sabay ko sila ipapatong dun sa aking eyelids. Tingnan natin kung sino yung mas mauunang makatanggal. Okay? This is the Maybelline, this is the Nivea. Stay ko muna siya dyan for about 10 to 15 seconds. Then, saka natin iso-swipe sa magkabilang direction. Okay? So, okay na ako. Yan. Isa-swipe ko siya sa magkabilang direction. Yan. Oh my God. And wala rin siyang amoy, yung Nivea. Guys, so, tingnan nyo. Parang wala naman silang pinagkaiba pagdating sa pagtatanggal ng makeup. Para silang walang amoy at hindi sila masakit sa eyes. Ayan. Wala, parehas lang. Balik na rin natin sa, try naman natin sa ating kilay. Okay. Mm. And then, tatapusin ko muna yung pagtanggal ng makeup ko. And then, bibigay ko na yung final verdict ko sa mga products na to, guys. Okay? So,
ayun guys, natapos ko na yung aking face, natanggal ko na yung aking makeup. Liban lang dun sa lipstick ko. Ayan, so mamaya ko na yan tatanggalin. Okay, so let's move on to my verdict. Dito sa Nivea Micelle Air Skin Breathe na to. Well, for me, parehas lang siya ni Maybelline Micellar Water. Kasi wala din siyang amoy. Hindi rin siya masakit sa eyes. Wala rin akong naramdaman na mahapdi sa face. Kahit na may mga, ano ko, may mga pimple marks ako. At ito, yung mga hindi pa magaling na pimples, wala. Wala akong naramdaman na hapdi or anything. Feeling ko naman parehas lang din sila ng content. Pareha silang oil-free, pareha silang alcohol-free, and suitable for your sensitive skin also. Nakalagay kasi sa Maybelline na you don't need to rinse anymore after you remove your makeup. Pero, for me, sasuggest ko sa'yo na after using micellar water to remove your makeup, make sure pa rin na maghilamos tayo. Hindi tayo sigurado kung natatanggal lahat yung makeup sa ating mukha, dirt, ganyan. So, after natin maghilamos, yun, mag-toner tayo, ganyan. And then, for this, 2 thumbs up ako, guys. Kasi ako, unang-una, Nivea is more cheaper than Maybelline. Tapos, parehas lang sila ng laman, which is 200 ml lang sila pareha. And then, wala rin siyang amoy, alcohol-free, nakaka-fresh siya at oil-free din siya. So, syempre dun tayo sa mas mababang presyo na same quality lang din. Yun ang tatak Pilipino eh. So, this Nivea Acne Clear, ang sinasabi dito na this can... Clearing cleanser for acne-prone skin deeply cleanses oil, impurities and even waterproof makeup, and it brings back moisture for clear, baby soft, and smooth skin. And guys, nga pala, ang isa ko rin na-notice dito sa dalawa na to, sa Nivea, meron siyang paraben and fragrance silicone, which is, itong Maybelline wala akong nakitang paraben and fragrance sa kanya. So, moms, kung meron kang problema sa paraben, better not use this one kasi it has paraben, fragrance silicone, and colorant. So, that's it for now, guys. Sana nakatulong tong review video ko na to sa'yo. And if you enjoy this video, don't forget to give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe. And pakahit na rin yung bell button dun sa baba to get you notified whenever I get new videos. And don't forget to follow me on my social media accounts. Ilalagay ko yung mga username ko and the links on the description box below, guys. And kung meron kayong mga requests sa akin and product review na gusto nyo ipagawa, comment na kayo sa baba and isa-isahin natin yan, guys. And thank you for watching my video, guys. I hope to see you in my next one. Bye!